mga kapiksi, hello Scorpio, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel. Ito ang ating second quarter kapalaran reading mga kapiksi, April, May, June, para sa Scorpio, no? Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Scorpio, kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating reading. Mayroon tayong tatlong set ng cards dito mga kapiksi, ito yung para sa April, May, and then June. Pero anytime pwede siyang mag-resonate sa inyo sa loob ng second quarter ng 2022, okay? And combination ng positive and negative energy mga kapiksi, kung ayaw nyo ng negative reading, huwag niyong panoorin yung video. Bago tayo mag-start sa mga cards mga kapiksi, bubunot muna tayo ng tarot dice. Ito yung mga dice na sa loob ng bag, no? So bubunot tayo mga kapiksi para makita natin yung strongest energies nyo para ngayong second quarter ng 2022. So, yung first natin, we have the Page of Cups. Another one. We have here, Ten of Cups. No, ayan din yun. Ten of Cups. Wow. And another one. We have the, ayan, oh, chart card. Lumalabas talaga yung mga energy, mga kapiksi, no? Lumalabas yung mga energy, no? Kapag strong talaga yung energy. So, very, very happy yung, ano mo, relationship mo. Ngayong, ano, full of happiness ka. Punong-puno ng kasiyahan, mga kapiksi. Abundance of love and abundance of happiness yung iyong second quarter ng 2022. So, maaaring ngayon palang masaya ka na. That is why masaya din yung energy na paparating sa'yo, okay? Someone may be sending you nice messages. You may be in touch with another person in your life. Pwedeng specific person to, or probably someone who is younger than you, or maaaring nagsisimula pa lang yung relationship. For some of you, this can be a romantic relationship na maaaring magsisimula pa lang pero magkakaroon ng progress as you go along sa ngayong second quarter ng 2022. But for some of you, this is relationship in general, okay? Ibig sabihin yung pakikipagkapwa-tao mo, yung iyong relationship sa family mo, sa mga kasamahan mo sa trabaho, just with any people in general sa buhay mo, mga kaibigan mo, ganyan. Pero ito talaga punong-puno ng kasiyahan, yung iyong abundance of love and abundance of happiness, yung iyong strongest energy para ngayong second quarter ng 2022, okay? So, buksan natin. Yeah, blessings ito, guys. Punong-puno ka ng blessings. Kaya ka masaya eh, kasi punong-puno ka ng blessings, no? May mga blessings na paparating sa inyo. For some of you, maaari kayong magbuntes or maaaring merong ano, paparating na baby sa inyo. That's why madadagdagan yung ano nyo, kasiyahan ng pamilya nyo mga kapiksi. Kasi there's for some of you, there's a new baby coming into your life, which is, di ba, blessing. Ang mga bata ay blessing sa buhay mga kapiksi. Anghel yan eh, di ba? For some of you may also be receiving blessings sa work mga kapiksi, kasi sobrang sipag ka, no, sa iyong trabaho. Very busy, very productive, and law of compensation definitely works for you mga kapiksi. Like I always tell you, yung mga masisipag sa buhay, hindi yan naghihirap, no, kasi may kaakibat na blessings palagi yan. Palagi yan pinagpapala mga kapiksi. It's an inevitable law of the universe. Walang masipag na tao na naghihirap. Lahat ng masisipag na tao, palagi yung pinagpapala, okay? Lalo na kung mapagbigay mga kapiksi. So, wag nyong panghinayangan yung mga tulong na binibigay nyo sa ibang tao, yung mga pagsisikap nyo, kasi bibigay at ibibigay sa yun ni universe lahat ng blessings na kailangan mo sa buhay, okay? So, eto talaga, blessing, no? So, super saya lang, super abundance of love and abundance of blessings talaga yung nag-aantay sa'yo ng ngayong second quarter. Ano opportunity? Some kind of unexpected opportunity yung dadating sa inyo mga kapiksi, no? With this energy, and you have to follow your intuition mga kapiksi, okay? Follow your intuition, especially Scorpio, you are a highly intuitive sign, no mga kapiksi.
follow your intuition, especially if kailangan mo magdesisyon, okay? But this is a new opportunity na maaaring dumating in terms of money, in terms of career, in terms of investment if you are into business or if you are into investment or negosyo, pwede rin no, kung kayo ay nagnenegosyo. Pero may kinalaman ito sa pera, mga Kapisces. So, trust your intuition. Pero, pag may kinalaman sa pera, mga Kapixie, wag lang puro intuition. Make sure na pag-aralan nyo, okay? Lagi kong sinasabi sa inyo, no? Kahit marami kayong pera, kung hindi kayo marunong, kung hindi nyo siya malalagay sa tama, maaari siyang mawala ng isang iglap lang. So, pagdating sa pera, mga Kapixie, pinag-aaralan talaga yan, okay? Dapat nag-invest kayo ng time and effort and knowledge, no? Sa pagsasaliksik pagdating sa pera, para hindi mapunta sa wala yung mga pinaghirapan nyo, okay? So, this is an unexpected opportunity na maaari mong maranasan pagdating sa pera, trabaho, negosyo, salapi, investment ngayong second quarter ng 2022. And, no, eto na. Malaking pagbabago yung magaganap sa buhay nyo, mga Kapixie, no? Mararamdaman nyo talaga yung tagumpay. For some of you, mga Kapixie, you've been waiting for this for so long. Yung iba sa inyo maaaring maglakbay, okay? So, kung ang trabaho nyo ay may kinalaman sa paglalakbay, I don't know, baka seaman kayo or something. Basta may kinalaman sa paglalakbay, nagta-travel, baka yung iba sa inyo, flight attendant or mga piloto, may kinalaman sa paglalakbay, mga Kapixie, no? Magkakaroon talaga na kayo ng success dyan sa field na yan, or parang lilipad ulit kayo, or you will spread your wings, no? Parang you will soar high again, no? Parang for the past few years, no, maraming natenga na mga trabaho may kinalaman sa paglalakbay because of the virus, di ba? Pero ngayon, no, parang nakita natin na talaga may movement na, may mga paggalaw na, lalo na yung mga kailangan mag-travel, may mga kailangan magpunta sa ganitong lugar. Yung iba sa inyo, you will be engaged in some kind of business trips, mga Kapixie, lalo na kung kayo ay mga negosyante or pinapadala ng mga kumpanya, no, representative ng kumpanya, etc., etc. Yeah. But ito talaga super successful yung mangyayari sa iyo ngayong second quarter ng 2022. Talagang for some of you are really chasing after your dream. And talagang makikita mo yung massive na pagbabago, no, sa iyong kabuhayan. So congratulations in advance, Scorpio, kasi very positive yung energy na lumabas sa reading mo. Lahat, walang halong negative kahit isa, no. So congratulations, okay? Embrace niya yan. Make sure na ready to receive kayo, mga Kapixie. Alisin niyo yung mga blockages. Make sure that you work on your confidence, mga Kapixie, para talagang maranasan niyo ito ngayong. And be grateful. Magpasalamat kayo and be appreciative, mga Kapixie. Alright? So, tingnan natin yung additional messages for you, Scorpio. Ito yung ating... Ito yung mga manifesting technique cards, mga Kapixie. Tingnan natin yung mga additional messages na maaaring yung magamit for second quarter ng 2022. Thank you so much sa lahat ng subscribers natin sa YouTube, mga Kapixie, sa lahat ng mga bago and dati na nating subscribers, sa walang sawa nyo sa pagsuporta, sa panonood nyo pa rin sa ating channel. Thank you so much, mga Kapixie. Antayin nyo yung pagbabalik ng subliminals natin. Hopefully, by April, may ibalik na natin, no? We are working on our situation dito sa YouTube para ma-approve na tayo and maibalik na natin yung subliminals. So, dalawa tayo, mga Kapixie. We have spiritual and career. So, yung sa spiritual natin, joy. Greet each day with joyful anticipation. Ilang beses na itong lumabas sa reading. Hindi ko alam kung ilang zodiac sign na yung pinagdaanan. Pero parang paulit-ulit tayong nire-remind, no, na gawin natin to. Greet each day with joyful anticipation. Say out loud each morning, this is a wonderful day full of wonderful experiences. So, pagkagising nyo sa umaga, mga Kapixie, magandang habit, no, bago nyo pahawakan yung mga cellphone nyo. Kasi yung mga tao, ganyan yung ugali nila. Pagkagising,
kahit pikit pa yung mata nila, ang hinahanap agad ng kamay nila yung mga cellphone nila, di ba? So, bago nyo pa hanap-hanapin yung mga cellphone yung mga ka-pixie, magsabi na kayo ng magagandang affirmations to make up your day, okay? Kung ayaw nyo ng affirmations, pwede kayo magdasal saying gratitude, no? Thanks to the divine. Maganda ring habit yon or gawain kasi the more na nagpapasalamat kayo, the more na dumadating sa inyo yung blessings. Or if you want, ito, sa sample affirmation, this is a wonderful day, full of wonderful experiences. Parang sineset nyo na yung araw for the day na magiging wonderful yung araw nyo and wonderful din yung ma-experience nyo all throughout the day. Or pwede rin yung kagaya ng ginagawa ko, isang word lang yung palagi kong sinasabi. Happy, no? Yan yung first word ko for the day kasi yun yung... kasi it sets my mood for the entire day. Pag sinabi kong happy, automatic gumingiti ako, no? Kasi 'di ba when you say the word happy, ano yung na-visualize mo? Smile agad, 'di ba? Nakangiti agad. So it already sets my mood for the entire day and ganun yung gusto natin na mangyari sa buhay natin, 'di ba? So whatever works for you, mga ka-pixie, there's no right or wrong. Just always focus on the positive, okay? Develop a habit, mga ka-pixie, magandang gawin yung habit, no? Hanggang sa makasanayan nyo para, di ba? Okay. And then, yung next message mo is choice. So, ito is sa career and prosperity naman. Even when money is scarce, avoid such statements as, I can't afford to buy this, or I don't have that kind of money. They reinforce a sense of lack. It's better to tell yourself, I choose not to buy this at this time. So, ito mga ka-pixie, pag sinabing choice, it's your choice of words, okay? So, kahit wala kayong pera, kahit konti lang pera nyo, wag nyong sasabihin na wala akong pera, maliit lang sahod ko, wala akong budget, etc., etc. Wag nyong sasabihin yon kasi the more na sinasabi nyo yon, the more na ina-affirm nyo yon, the more na it's reflecting, the universe is reflecting it back to you. Your words are... very powerful. Parang magic wand yan, mga ka-pixie, no? Parang magic wand yan, no? Diba? Parang kapag nagka-cast kayo ng spell, diba yung Harry Potter, kung napanood nyo, diba? Nagsasalita lang sila, abracadabra, tapos nangyayari na, diba? So, your words are very powerful. That's why it's very important na you pay attention sa lahat ng mga sinasabi ng bibig nyo kasi it's vibrating energetically. And kapag nag-vibrate yan, it will be sent back to you, okay? So, wag na wag kayong magre-reklamo, lalo na tungkol sa pera, mga ka-pixie, okay? Wag nyo sasabihin na, wala akong pera, maliit lang sahod ko, malas ako, etc., etc. Dapat palagi nyo sinasabi na, kung hindi nyo kayang bilhin yung isang bagay, ay hindi ko muna bibilhin yan ngayon, bukas na lang, o kaya next time na lang, okay? And then, period, wag nyo nang sabihin na wala akong budget. Okay, wag nyo nang isunod yon kasi negative statement yon. So, it's a matter of choosing the right words, the perfect words, no? Yeah, so you get the message, okay? So, mag-ingat sa mga salitang binibitawan, mga ka-pixie. Your words are your magic wand, okay? Alright, so yan ang ating overall reading para sa new Scorpio. Let me know if nakaresonate kayo or hindi. Mag-iwan ka ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, Scorpio. Have a nice day. Bye-bye.